magandang araw sa inyo mga ka-5-9. So, titirada na ako ng coffee and tinapay. Ito ng hapunan ko. Tapos na ang duty. Tinapay with the butter, peanut butter. Yun nga guys, tip, yun nga ang sabi ko, yung tips ko sa inyo about dun sa interview mga 5-9, yun nga. Madali lang interview kasi hindi naman siya mahirap na mga tanong tungkol lang dun sa mga CV mo, sa bio data nyo na ano yung nakalagay doon, meron, especially kung meron kang mga ano yung seminar yan, especially number one tinatanong nila yan, seminar na what the fire extinguisher, or mas better kung meron kang firefighting yan, medyo madali-dali lang yan. Pero minsan tinatanong nila yung 11 general order. Sa akin tinanong yung hindi mismo yung nag-interview na general manager dito sa Qatar, binabantayan namin. Nung nagtanong yung babae, yung sekretarya, sa akin tinanong yung 11 general order. Pero yung manager naman dito sa company namin na talagang na nag-interview, hindi naman niya tinanong yung about dun sa 11 general order, tinanong niya yung seminar, especially seminar, tapos yung yun. Siyempre hindi mawawala yung tanong ng pag-interview sa iyo na describe yourself. Siyempre number one yan, and then yung appearance mo, kailangan medyo ano ka naman, medyo maayos naman yung suot mo. Madali lang mga ka-5-9, hindi mahirap yung interview na ano. At yung ano, tungkol sa fire extinguisher, yan. Kung paano i-operate yung fire extinguisher, dali naman yun. Pass lang yun. PASS, pull the pin, I'm the best of fire, sweep the nozzle and switch side by side. Pero simple lang yun, basahin nyo lang dun yung, kung meron kayong fire extinguisher sa pwesto nyo, basahin nyo, andun lahat yun, dali lang. Wow, sa inyo, try nyo lang, hindi masama mag-try. May passport na kayo, go nyo na yan. Huwag nyo sayangin yung passport nyo, go nyo na yan. Hindi naman madali yung makuha ng requirements. Mahirap yan kasi gastos talaga. Kaya kung may requirements na kayo, go nyo na, walang mawawala. Interview lang naman. Siyempre, lakas lang loob. Papasa kayo, huwag nyo isipin na hindi ako papasa. Ano kaya yung mga interview, ganyan. Masisira na i-discard nyo, kailangan. Focus lang kayo kung anong yung nag-i-interview sa inyo, sagutin nyo kung ano yung tanong. Huwag kang i-epal-epal na bubutal-butal, kunwari yung hindi mo alam yung sagot, tapos san ka pa nakatingin. Kailangan na-focus sa kanya kung ano yung tanong niya, sagutin mo. Hindi niya ang totoong tanong lang sa akin tungkol sa bio data ko, describe yourself yun, saka yung seminar ko, first aid.
Actually, may bump trip, hindi na tinanong yun. Mga seminar namin sa Robinson's Mall, Pampanga is quarterly. Yan, fire extinguisher, and first aid, customer service, yan. Customer service. And saka meron pa pala sa akin itinanong na ano. May tinanong sa akin na what will you do, sabi niya. Anong doon gagawin mo kung may emergency sa harapan mo, mayroong emergency accident. Anong gagawin mo? Siyempre, isisahin mo yun. Kung alam mo kung paano yung procedure, kung saan ka, sinong tatawagan mo, sinong lalapitan mo, ganun. Step by step. Kung alam mo tawagan yung supervisor mo, kung tawagan mo yung facilities manager, yan, ganyan. Huwag ka kaagad na mag-action na. Kunwari, may nakahiga dyan. Huwag mo kaagad gagalawin. Ganun yan. Ganun yung ano sa first aid. Kailangan, kung nakailangan, tumawag ka sa ambulansya, huwag ka agad-agad tatawag. Inform mo muna yung sino ba yung lead guard mo, sino ba yung supervisor mo, huwag kang huwag mo silang lulundagan, ganyan yan. May procedure, by procedure, huwag kang mag-decide ng sarili mo. Kasi meron kang supervisor, may lead guard ka. O yan, kaya kailangan nasa procedure yung pag-action mo sa sinasabi na kung may accident dito. Yun, dapat alam mo at kabisado mo yung sa ulo mo yung by number. Yung, I mean, number like number na ambulance. Yan, kailangan. Kasi usually dito sa Qatar ang number dito mabilis talaga sila umakas yun. Tawag ka lang 999 lang, okay na. Kahit wala kang load, makakatawag ka doon. Ah, dito. Ganun kabilis ang mga action nila dito. Kaya yun nga, ilang tip ko sa inyo, mapakadali lang interview, huwag kayong matakot. Ako nga, first interview ko yun, 2017 October 25, yan, na-interview ako. Kailangan yung 100 guards. Hindi. Wala akong idea. Wadya ako ng mall. Wala akong idea dyan. Pag abroad, ano yung dapat interviewin nila. Ito pa guys, sipin mo. 100 na kailangan nila. Tapos, yung nakapila kami, 200 security dito sa, dyan sa Manila. Diyan sa Pedro Hill, maraming agency dyan, basta na dyan yung Light and Hope, yan ang agency ko dyan. 200 security, yun nga, 200 security kami nakapila. Ako yung pinakamaagang nagpunta doon, kaya ako ang kauna-una, number one akong na-interview. Bro, finished, okay? Number one akong na-interview. Kaya, are you finished? Thank you very much, my friend. Number one, akong na-interview. My God. Wala akong idea. Siyempre, lakas ng loob. Ganun talaga, kung papasa o hindi. Basta, nasubukan ko. Yun ang katwiran ko eh. Eh, pre, ika nga nila, hindi mo malalaman kung hindi mo susubukan. Yun ang hahawakan ko. Paano kung malalaman kung hindi ko susubukan? Kaya, subukan natin. Huwag tayong mawawala ng pag-asa. Napakasarap dito mga guys, mga ka-59, hindi mahirap magtrabaho dito. Ito napakasarap ng maging gwardiya dito, maging trabaho. Kasi, tipin mo, trabaho ka lang, trabaho, uwi, kain, tulog. I mean, ibig sabihin, hindi katulad sa atin, Pinas.
Gising ka ng maaga. Wala akong malayo pa. Walang pipick up sa'yo. Wala sa yung maghahatid. Walang libre sa'yo. Kakain ka, magluto ka dito. Hindi. Kakain ka lang. Magising mo. May libreng kape. Totoo yan. May libreng kape. At may pagkain. Naka-aircon ka pa. Tapos, kung gusto mong palaban yung damit mo, pwede mong palaban. Hindi mo kailangan laban. Pero kung gusto mong satisfy ka, maglaba, yun, palaban, laban mo. So, kasi alam mo naman, lahat maglalaba, kaya, masarap dito mga ka-5-9. Banatan nyo na. Message nyo ako, dahil ko sa inyo yung kung ano yung address at company dyan sa Manila. Meron nang nag-comment sa akin, binigay ko na sa kanya, i-apply daw siya. Yung hindi pa dyan nakakuha, message nyo ako direct sa Nelson Santillan. Sabi mo guys, pag using mo, maliligo ka lang, kakain ka, mabihis, libre naman lahat ng damit, uniform, tapos may service ka, shuttle ka, tapos pagdating ng trabaho, wala nang permission, wala nang ano yan, wala nang tanong-tanong, duty ka lang, yun lang yun, wala nang permission, wala ka nang bilinis na kung ano-ano. Regarding naman sa mga report, pagdating dito, yan. Simple lang yung mga report. Walang, I mean, meron kasi kami dito, meron kaming group sa WhatsApp. Kunwari, may nasira. Text lang namin dun sa group namin. Ano yung nasira, picture namin, sisend lang namin. Dito tulad sa atin, IR ka, report ka, writing. Hindi, ang magre-report dito yung lead guard mo. Yung supervisor mo, sila ang gagalaw. Basta ikaw tumayo ka lang, o depende sa pwesto mo, kung nakaupo ka, umupo ka lang, trabaho ka lang, kung ano yung kailangan mong bawalin mo, yun lang. Walang kahirap-hirap. Kaya guys, subukan nyo na mga 5-9 ko dyan sa Pilipinas, mga nakasama ko dyan. Alam ko gusto nyo rin to, kaso nanghihinaan kayo ng loob. Huwag kayong mahinaan ng loob. Tuloy nyo lang, mag-apply kayo. Kaya huwag kayong walang pag-asa para gumanda ang buhay ng pamilya natin. Ganyan guys, kaya try lang. Hindi mahirap. Ang sarap. Ang sarap pala mag-upload mo bilang sa security. Dito talaga gagalang ka. I mean, kasi dyan sa atin, totoo, nasabihan na ako dyan ng mga customers na guardia ka lang, ano bang alam mo, wala ka namang alam. Dito hindi guys, ganoon. Nirespeto ka ng mga tao dito. Napakaganda ng ano nila dito, re-respeto ang mga security dito sa Qatar. Pinagmamalaki ko yung napuntahan ko na ito, na maganda, the best na pinag-beautyhan ko dito. Ayan nga guys, yun nga sa yung mga seminar. Ano yung kabisado nyo, yun ang ilagay nyo dun sa biodata nyo or CV nyo. Huwag na kayong maglagay nung hindi nyo alam. Kaya, kasi baka may itanong sa inyo, hindi nyo alam. Uwa, patay tayo yan. Kailangan nyo alam nyo lang ang ilagay nyo. May firefighting kayo. Very nice, number one dito yan, firefighting kasi. Pag nagtag-init dito, kasi sensitive yung mga building dito, na sa fire alarm sila nakatutok. Fire alarm.
sinabi nila na alam mo, you know to operate the fire extinguisher. Yes, sir. Like this, very simple. What is the customer service? Yan lang, basta sagot ka agad, tigasan nyo lang masalita nyo na huwag kayong pahalata na takot kayo. Ako talaga totoo, experience lang, kaya dyan sa tuwing ko dyan sa Pampanga, salamat at binigyan mo ko ng pagkakataon magkaroon ng experience na isang security. Yun nga, isang security habang lumawak naman yung kaalaman ko, yun, hanggang nakarating ako dito. Maraming sa Kuya Eli ko dyan sa Kampanga. Thank you sa lahat. Natuto ako sa iyo. Salamat. Ngayon, nabigyan ko ng magandang buhay yung pamilya ko. Hindi man nakakaipon, pero sabihin ko na kompleto na. Masarap na ang buhay ng pamilya ko. Kaya kayo guys, tuloy nyo lang yan. Mag-apply kayo. Message nyo ako, sigurado, 100%. Ibigay ko yung address. Nahihirapan lang ako mag-edit na ilagay ko dito sa description. Ewan ko paano maglagay sa description box. Nahihirapan ako mag-edit, kaya ibigay ko na lang sa inyo. I-message nyo lang ako. Ayan yun, nabalik ako dun sa naging experience ko sa Pampanga, sa Robinson's Mall. Salamat talaga sa Kuya Eli ko na nagturo sa akin na paano maging security. Salamat. Malaking bagay na natutunan ko. Malaking utang na loob ko sa yung tatanawin yun. Habang na ako nandito, habang nabubuhay, basta ito pa naman sa'yo ng malaking utang na loob yun. Salamat. Yun nga mga guys. Tuloy nyo lang yan. Kung sino yung may gusto, play lang kayo. Huwag kayong matakot. Salamat. At dyan pala sa mga sabataan, dyan sa mga kasamahan ko dati na nag-duty rin ako sa gandit doon, tuloy nyo yan yung apply nyo, sigurado. Kung nagkita kaya tayo dito, masarap dito, baka sabihin nyo wala nang uwian. Ayun, tuloy nyo lang. Basta yung sabay data nyo, huwag nyo kalimutan yung alam nyo, sarili nyo na kung ano yung nakasulat doon sa biodata nyo, huwag nyong lalagay na hindi nyo alam. Kailangan alam nyo yun. Especially yung mga seminars talaga. Diyan kayo tumutok. Ulitin ko, sa seminars, diyan kayo tumutok. Diyan sila nagtatanong. So, syempre, alam na natin yung describe yourself. Syempre, alam nyo na yun. Alam na natin yun. Hindi na tayo bata. Kung ako sa inyo, tuloy nyo na yan mga kabady. Yan, pa-shoutout pala si Rombana, yan sa Bata, Tagbataan niya tayo. Tapos sila Labihon dyan sa PNEC sa Bataan, sa Philippine National Oil Company yan. Number one din yung company dyan sa agency na yan, Elite Blue. Kaya kayo, kung gusto nyo, try nyo lang. Bigay ko sa inyo, message nyo lang ako. Salamat ulit. At kita tayo dito kung makaka-apply kayo. Maraming bago sa buhay nyo pagka kayo nag-apply dito. Hindi ako nagbibiro, marami tulad ko, maraming nabago. Number one, unang-una, ang dami kong bisyo, inom, sigarilyo, higit pa dun, basta marami akong bisyo na wala yun lahat dahil sa pag-apply ko dito. Kaya nagpasalamat ako. Thank you, Panginoon. Thank you sa lahat ng biyaya. Nawala lahat ng mga bisyo ko. Totoo yun. I swear. Nawala lahat yun. Number one, si Galio, alak. Nawala yun. Kaya salamat. 4 years na ako dito. 4 years na ako nag-stop sa mga bisyo. Kaya dito guys, makakaipon kayo. Basta
tulad niyan, sinabi ko, tuloy niyo yan. Gaganda ang buhay ng pamilya niyo, makakatikim ng magandang buhay. Hindi nahihirap dito. Kaya tuloy niyo yan. Salamat, salamat kayo sa mga manonood, nanonood dyan. Tuloy niyo lang yan. Huwag kayong mawala ng pag-asa. Tuloy niyo lang yan. At kung nandito na kayo, yun, siyempre, nakikita kayo na rin tayo dito. Hindi pwedeng hindi kasi isang agency, kung isang agency lang tayo, sarap dito, sabihin ko sa inyo. Maraming nagsi-uwi mga kasama ko pero gusto nilang magsibalik dito kasi nga nahihirap to sa Pinas. Alam ko yun kasi nanggaling dyan ako, taga dyan tayo eh. Kaya gusto nilang bumalik, nag-resign sila from here, the company, nag-resign sila. Ang inayuan nila dito, sabi balik daw sila dito pero hindi. Totoo. O ano yun? Sinabi ko na basta yun yun, maganda ang magiging ano ng buhay ng pamilya nyo. Tarayin nyo lang para malaman natin, malaman nyo hindi mahirap dito, masarap dito, number one. Siyempre hindi, para sa akin din masarap dyan sa Pilipinas kasi kasama mo ang pamilya mo, yun ang number one. Pero dito masarap nga, mabibigyan mo magandang nabukasan ng pamilya mo. Sakripisyo na naman tayo kasi ganun talaga ang mga OFW. Kaya kayo, mahalin nyo ang pamilya nyo, huwag kayong magbisyo. Yun, isa rin may share ko, huwag kayong magbisyo kasi napagdaanan ko na lahat yan. Lahat ng bisyo, hindi ko nagkakailayan, nawala yung lahat dahil dito sa pag-upload ko sa Qatar. Kaya number one ang Qatar para sa akin. Alam yan. Alam din yan ng mga nakakarami sa pinanggalingan ko kung ano yung estado ko sa buhay na saan ako gaaling. Alam ko kung paanong magbukid. Lahat yan naranasan ko. Maraming nakakaalam. Alam niya kung ano lang yung natapos ko. Alam nila yan. Kaya hindi ko kinakahiya yan pero salamat dun sa tumulong sa akin para magkaroon ng experience din niya sa tito ko, Kuya Eli ko, salamat dahil sa iyo. Kaya guys, see you, baka magdrama ulit ako bukas, try natin magaganitong oras wala namang ginagawa. Yes, salamat sa mga nanood, sa lahat ng makikinig, lahat ng mag-message, itry nyo lang. Try lang, walang mawawala. Sa may passport kayo, tuloy nyo yan. Huwag nyo sayangin yung passport nyo. Kaya salamat, magandang gabi at magbuhay tayo. Mga security.